Hello, hello, hello mga ka-heart! Kamusta, kamusta, kamusta po? Ayan. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this. Love can make my heart beat. Nakaupo ako sa labas, sa terrace. Minamasdan ang madilim na kapaligiran. Payapa at tahimik ang gabi. Ang sarap ng simoy ng hangin. Ang gaan-gaan sa pakiramdam. Yung nakikinig lang ako ng mga love songs habang nanonood ng ganda ng langit. Nagpapahinga ang pagod na katawan sa nagdaang maghapon. Nang hindi ko namamalayan, ay unti-unti na palang tumutulo ang aking mga luha. Alam mo yung pakiramdam na yun? Yung alam mong ang dami-dami mong dapat ipagpasalamat. Yung lahat kayo ng pamilya mo malusog, kumikita ka ng sapat, at hindi nagaya sa maraming nawalan ng trabaho. Kapiling ang pamilya, masaya kayo. Pero tumutulo ang mga luha sa dami din ng mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Isa akong OFW. Kasama ko ang anak at asawa ko dito pero malayo ako sa mga kapatid at magulang ko. At sa gitna ng lahat ng nangyayari sa buong mundo, hindi ko makuhang maging masaya ng buong buo. Ang dami ng tanong, ang laki-laki ng takot. Araw-araw ay walang kasiguraduhan ang sunod na mangyayari. Takot na baka bukas, makalawa, ako o isa sa aking pamilya ay magkasakit. Takot na baka kung tatagal pa ang sitwasyong ito ay hindi kayanin ang problemang pinansyal dahil wala din namang kasiguraduhan na laging maayos ang trabaho. Takot na baka hindi ko kayanin kung isa sa pamilya ko ay mahawa ng mapaminsalang sakit na ito. Pero kapag tinitingnan ko ang sitwasyon ng ibang tao, bumabalik ang lakas ng loob ko at buong puso kong ipinagpapasalamat ang kinalalagyan ko sa mga oras na ito. Nag-aalala ako na baka mawala ng trabaho, na baka hindi kayanin ang problemang pinansyal, eh yung iba nga nawalan na ng trabaho, pero hindi pa rin sumusuko. Humanap ng ibang sideline o mapagkakakitaan upang itawid ang araw-araw na buhay. Hindi man sanay, nakapos, ay pilit na nagsusumikap upang ang mga pangunahing pangangailangan ay matugunan. Yung mga dating profesional na nawala ng posisyon sa trabaho, ngunit hindi nagpatalo sa hamon ng tadhana. Dumidiskarte, lahat pinapasok. Nagbebenta ng kung ano-ano, wag lang magkulang ang kakainin sa araw-araw. At yung mga noon pa man ay kapos na kahit pa nga may hanap buhay. Subalit ngayon ay halos salat na dahil nawala ang ikinabubuhay. Ngunit nananatiling matatag. Hindi nawawala ng pag-asa at pilit bumabangon sa pagkakadapa. Mayroon pang ang karamihan na halos ang kakainin sa araw-araw ay hindi alam kung saan kukunin. Pilit mang nagsusumikap ay talagang kapos pa rin.
Sa hirap kumita, lahat ng diskarte ay para bang walang kwenta. Pilit pa ring idinadapa ng pagsubok sa tuwing sinusubukan mong bumangon at magsumikap para sa pamilya. Pero dahil may pamilya sila, lalo na yung may mga anak na sa kanila umaasa, hindi sila maaaring tumigil kahit pa pagod na pagod na. Hindi sila maaaring sumuko kahit sa gitna ng pandemya. Hindi sila maaaring maging mahina. Wala silang karapatang sumuko at magpahinga hanggat hindi nasisiguradong may ilalaman sa kumakalam na sikmura. Natatakot akong isa sa mga mahal ko sa buhay ay mahawa. Yun ngang iba, naranasan pang mawala ng mahal sa buhay at hanggang ngayon ay nagdadalamhati at nagluluksa pa. Bukod doon, ay may mga kasamahan pang may sakit din at nagdurusa. Ngunit, hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. Nagigising sila isang umaga na ang lahat ng sakit ay nabawasan na at ang kanilang nararamdamang pighati ay naibsan na. Nawalan man sila ng mahal sa buhay, ay patuloy pa rin ang buhay. Tuloy ang pakikibaka. Tuloy ang laban para pa rin sa mga mahal sa buhay na kapiling pa nila. Iisang tabi muna ang nararamdaman, lalo na kapag alam nilang sa kanila'y may umaasa. Iisang tabi muna ang pagdadalamhati upang makayanan ang susuungin pang pagsubok at gagamitin kalakasan ang pagkawala niya. Panghahawakan ang natitirang lakas upang harapin ang bagong umaga. Natatakot akong ako ay magkasakit ng nakamamatay na karamdamang ito. Yung iba nga, kagaya na lang ng mga bayaning frontliners natin. Alam man nila ang panganib na susuungin ay tuloy pa rin sa sinumpaang tungkulin. May ilan na nagtitiis na pamilya ay hindi makapiling. May ilang namimiss na ang mga mahal na supling. Ngunit, dahil sa pangangailangan na sinumpaan ay ito pa rin, tiis muna hanggang sa pwede na ulit silang hagkan at yakapin. Nagkakasya na lang sa telepono sila kausapin, sa video call na lang sila makasabay sa pagkain. Minsan na natin silang sabay-sabay na inalaya ng masigabong palakpakan bilang pagsaludo at paghanga sa tibay at tatag nila. Natatakot man para sa sariling kapakanan, ay patuloy na lumalaban upang madami pang buhay ang maisalba. Naalala ko pa, noong mga nakaraang buwan, lahat tayo ay humanga, nagbigay pugay, nag-alay ng mga awit at tula, upang maiparamdam lamang sa kanila ang ating pasasalamat at ang ating suporta. Yung mga nasa ospital, doctor ka man, nurse, o kahit yung mga naglilinis at nagtatapo ng basura. Araw-araw nilang itinataya ang buhay nila, alang-alang sa buhay ng maraming taong nakasalalay sa mga kamay nila. Frontliners din na matatawag yung mga officials na nagbabantay sa kani-kanilang nasasakupan. Nagpapatupad ng batas upang hindi kumalat at mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang mamamayan. Maging yung mga tindera at delivery boy na maghapon sa mga kalsada, maihatid lang ang
in order mong ihahain sa hapagkainan yung mga volunteers sa mga barangay na buong pusong tumutulong sa abot ng kanilang makakaya. Walang hinihinging kahit na anong kapalit. Yung makapaglingkod sa kapwa ay kaligayahan na nila. Kaya kapag naiisip ko ang lahat ng ito, tumutulo pa rin ang aking mga luha sa pasasalamat, sa galak, hindi man marangya, hindi man katulad ng iba na walang inaalala, at least hindi rin naman kasing bigat ng ibang nagdurusa. Bakit nga ba ako mag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari? Kung pwede naman na tingnan ko yung maayos na katayuan ko ngayon. Minsan kasi, sa dami ng takot natin sa buhay, nakakalimutan na nating ipagpasalamat at ma-appreciate yung ibang bagay. Hindi natin napapansin na nahihirapan man tayo at may pinagdadaanan. At least, kinakaya natin at nasusolusyonan. May pamilya tayong kaagapay at pwede tayong tulungan. Yung iba nga, walang-wala ng panghahawakan, pero pilit lumalaban para sa kinabukasan. Kaya, kung araw-araw kang nagigising sa umaga, araw-araw ka ring magpasalamat sa Diyos na binibigyan ka ng bagong pag-asa. Kapag pakiramdam mo ay susuko ka na, alalahanin mo lang kung bakit ka lumalaban simula pa lang nung umpisa. At gaya ng madalas kong payo, magdasal ka. Pero huwag mong hilingin na huwag kang bigyan ng problema dahil nahihirapan ka. Bagkus, ay hilingin mong bigyan ka ng sapat na lakas upang anuman ang dumating ay iyong makakaya. Thank you for watching Kahart! Please do like and share. Comment down below na din kung nagustuhan mo ang video na to. Kalimbangin mo ang bell button para lagi kang updated sa mga uploads ko. Balik ka dito sa channel ko. May videos tayo about cooking at spoken word poetry and life lessons. Kung gusto mo naman na kwento ng buhay mo ang sunod nating mapanood, comment down below at isulat natin ang istorya ng buhay mo.